Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumain yung lahat. At sumayo rin. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Salamat, Father Yul, sa pagsama po sa banal na misa. Isa sa mga paring lubos kong iginagalang, inspirasyon sa aking bokasyon. Mga kapatid, tinipon po tayo bilang kaanib ng angka ng Diyos, kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin sa ating mga kasalanan at patnubayan sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, puspusin mo kami ng iyong kagandahang loob upang sa pagmamalabis kami laging tumalikod at sa mga utos mo kami naway makasunod sa iyong patnubay at pagtataguyod sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Oseas. Ito ang sabi ng Panginoon. Israel, manumbalik ka na sa Panginoon na iyong Diyos. Ang pagbagsak mo ay bunga ng iyong kasamaan. Dalhin ninyo ang inyong kahilingan. Lumapit kayo sa Panginoon at sabihin ninyo, patawarin mo na kami. Kami iyong kahabagan at tanggapin. Maghahandog kami sa iyo ng pagpupuri. Hindi kami mailigtas ng Assyria. Hindi kami sasakay sa mga kabayo. Hindi na namin tatawaging Diyos ang mga larawang ginawa lamang ng aming mga kamay. Sa iyo lamang makatatagpo ng awa ang mga ulila. Sabi ng Panginoon, patatawarin ko ang aking bayan. Mamahalin ko sila nang walang katapusan sapagkat mapapawi na ang aking galit. Ako'y matutulad sa hamog na nagpapasariwa sa Israel at mamumulaklak siyang gaya ng liryo. Mag-uugat na tulad ng matibay na punong kahoy. Dadami ang kanyang mga sanga. Gaganda siyang tulad ng puno ng ulibo. At mahahalimuyak gaya ng Libano. Magbabalik sila at tatahan sa ilalim ng aking kalinga. Sila'y yayabong na gaya ng isang halamanan. Mamumulaklak na parang punong ubas at ang bangoy katulad ng alak mula sa Libano. Efraim, lumayo ka na sa mga diyos-diyosan. Ako lamang ang tumutugon ng nagbabantay sa iyo. Ako'y katulad ng sipris na laging luntian at mula sa akin ang iyong bunga. Ang mga bagay na ito'y dapat unawain ng matalino at dapat mabatid ng marunong. Matuwid ang mga daan ng Panginoon at doon tumatahak ang mabubuti, ngunit madarapa ang mga ngahas na sumuway. Ang salita ng Diyos.
Salamat sa Diyos. Tinig ko'y iyong pakinggan ang sabi ng poong mahal. Tinig ko'y iyong pakinggan ang sabi ng poong mahal. Sa paglabas namin sa bansang mabagsik, ganito ang wika ng aking narinig. Mabigat mong dalay aking iniibis, ipinababa ko ang pasaning basket. Iniligtas kita sa gitna ng hirap, iniligtas kita nang ikay tumawag. Tinig ko'y iyong pakinggan ang sabi ng poong mahal. Tinugon kita sa gitna ng kidlat at sinubok kita sa batis Meriva. Kapag nangungusap, ako'y inyong dinggin. Sana'y makinig ka, o bansang Israel. Tinig ko'y iyong pakinggan ang sabi ng poong mahal. Ang Diyos, Diyos ay huwag mong paglingkuran. Diyos ng ibang bansay, di dapat luhuran. Ako'y Panginoon, ako ang Diyos mo. Ako ang tumubos sa'yo sa Ehipto. Tinig ko'y iyong pakinggan ang sabi ng poong mahal. Ang tangi kong hangad, sana ako'y sundin. Sundin ang utos ko ng bayang Israel. Ang lalong mabuting bunga nitong trigo, ang siyang sa inyo'y ipapakain ko. At ang gusto ninyong masarap na pulot, ang siyang sa inyo'y aking idudulot. Tinig ko'y iyong pakinggan ang sabi ng poong mahal. Magsitayo po ang lahat. Sinabi ng poong mahal, kasalanan ay taliknan, pagsuway ay pagsisihan. Maghahari ng lubusan ang poong Diyos na may kapal. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, lumapit ang isa sa mga eskriba kay Jesus at tinanong siya, "Alin pong utos ang pinakamahalaga?" Sumagot si Jesus, "Ito ang pinakamahalagang utos. Pakinggan mo, Israel. Ang Panginoon na ating Diyos, siya lamang ang Panginoon. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, at ng buong pag-iisip, at ng buong lakas. Ito naman ang pangalawa. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Wala nang ibang utos na hihigit pa sa mga ito. Tama po, Guro." Wika ng eskriba, "Totoo ang sinabi ninyo, iisa ang Diyos at wala nang iba liban sa Kanya. At ang umibig sa Kanya ng buong puso, buong pag-iisip at buong lakas, at ang umibig sa kapwa gaya ng Kanyang sarili, ay higit na mahalaga kaysa magdala ng lahat ng handog na susunugin at iba pang mga hain.
Nakita ni Jesus na matalino ang kanyang sagot, kaya't sinabi niya, malapit ka nang mapabilang sa mga pinaghaharian ng Diyos. At wala nang nangahas magtanong kay Jesus mula noon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsupo muna tayong lahat. Muli po, magandang tanghali sa inyong lahat. Sa paglalakbay po natin bilang isang sambayan ng Kristiyano, tayo po ay nasa Friday of the third week of Lent. Araw ng Biyernes, araw na punong-puno ng biyaya, araw na pinagsusumikapan nating punuin ng pagpapakabanal. Araw kung kailan maigting nating pinapanday ang ating pakikipag-ugnayan sa Diyos at sa isa't isa. Dahil ito rin po ang araw na ibinubukod natin para sa mas malalimang pakikipagtipan sa ating mahal na poong Jesus Nazareno. Simula pa po noong Martes, matingkad na pong binibigyang diin ang tema ng pagpapatawad sa ating mga pagbasa. At ngayon, napakinggan po natin ang tungkol sa bunga ng pagpapatawad. Kung tayo po pala ay magpapatawad ayon kay Propeta Oseas, muli tayong mananariwa, mamumulaklak, yayabong, lalago at hahalimuyak. Parang bumabatang muli. Dagdag pa po niya, ito ang matalinong gawin. So, kung ito po ang matalinong gawin, ang magpatawad, ano naman po ang hindi matalinong gawin? Ayon pa rin po sa kanya, ang sumuway ng mapangahas. May mga pagsuway po kasing hindi sinasadya. May mga pagsuway para sa mas noble na dahilan. Pero ang pagsuway ng mapangahas ay sadya, intentional, mapanghamon, at nag-a-undermine ng otoridad ng sinusuway. Ang kasamaan pong ito ang magdudulot ng pagbagsak. Pero kung magbabalik loob tayo ng buong puso at muling tatahak sa matuwid na landasin kung saan matatagpuan ang Panginoon dahil ito ang kanyang daan, iibsan po ng poong mahal ang ating pasanin. Ililigtas tayo sa gitna ng hirap at kagyat niyang tutugunin kung tayo lamang ay makikinig at tatawag. Ang pakikinig po kasi at pagtawag sa kanya ay pagkilala rin na siya ang Panginoong ating Diyos at siya lamang. Ito po ang kabaligtaran ng sinasabi natin kaninang mapangahas na pagsuway. Siya po ang karapat-dapat na ibigin ng buong puso, buong kaluluwa, buong lakas, at buong pag-iisip. At kung iniibig natin ang Diyos sa ganoong kalidad at sa ganoong antas, sa ganoong paraan din po natin nararapat ibigin, mahalin, at kalingain ang ating kapwa. Ito nga ang pinakamahalagang utos. Nalalapit na rin tayong mapabilang sa mga pinaghaharian ng Diyos. Gusto sana natin ay hindi lamang mapalapit sa mga pinaghaharian ng Diyos, kundi talagang lubos na mapabilang sa mga pinaghaharian ng Diyos. Sino ba naman ang aayaw noon? Pero kung paano po ba natin ito maisasakatuparan?
hindi pa natin lubos na nayayakap. Paano po ba natin lubos na maisasakatuparan ang pagiging kabilang sa mga pinaghaharian ng Diyos? Unang-una, magandang maintindihan natin na inisyatiba ito ng Diyos. Tumutugon tayo sa Kanyang tawag. At sa tingin ko po, ay kung maibababa natin sa level ng puso at damdamin ang kaalaman natin sa pinakamahalagang utos. At kung konkretong makikita po ito sa ating mga kilos, gawi, disposisyon at mga pagpapasya sa pang-araw-araw nating buhay. Paano po naman ito makikita ng konkreto sa ating mga kilos, gawi, disposisyon at mga pagpapasya? Sa madaling sabi, paano po ba tayo mamumunga bilang mga Kristiyano? Balikan po natin ang nauna na nating sinabi sa umpisa. Lahat ng ito ay bunga ng pagpapatawad ng Panginoon dahil sa Kanyang pagmamahal. At kung handang gawin ito sa atin ng Panginoon, nararapat lamang na ito rin ang gawin natin sa ating kapwa, base na rin sa pinakamahalagang utos. At gaya ng mga eskribang nangaroon, ano pa nga ba ang ipangangahas nating itanong pa o sabihin kay Jesus, gayong ang katotohanan ay nagdudumilat na sa ating harapan? Kumbaga sa chess, move na natin ito. At kung sa basketball, nasa atin na po ang bola, tayo na po ang tira. Sa pagtanggap po natin mamaya ng banal na Eukaristiya, minamahal kong mga kapatid, manahanawa tayo sa kasiguruhang bagamat alam nating nasa atin na ang pagpapasya, tutulungan pa rin po tayo ng Espiritu Santong umakto nang naaayon sa Kanyang kalooban. Ihanda lang natin ang ating mga sariling tumanggap at palawakin ang ating kapasidad para patuloyin ang Kanyang presensya, dahil ang biyaya niya at grasya ay hindi pumapaliya. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Ama na pukawin ng Kanyang pag-ibig ang lahat, at ang Kanyang pag-ibig ay matatak sa ating pakikitungo sa bawat isa. Sa bawat dalangin ng atin pong itutugon, Panginoong Diyos, palaguin mo kami sa iyong pag-ibig. Panginoong Diyos, palaguin mo kami sa iyong pag-ibig. Ang simbahan naway hindi kailanman tumigil sa pagpapahayag ng pag-ibig ng Diyos at sa kapwa bilang puso ng Ebanghelyo. Manalangin tayo. Panginoon Diyos, palaguin mo kami sa iyong pag-ibig. Atin awang huwag kaligtaan kailanman ang magpadama ng habag sa mga kapuspalad, sa mga walang nagmamahal, at mga nangangailangan. Manalangin tayo. Panginoon Diyos, palaguin mo kami sa iyong pag-ibig. Atin awang pakitunguhan ang bawat tao ng may kabutihang loob at paggalang. Manalangin tayo. Panginoon Diyos, palaguin mo kami sa iyong pag-ibig. Sa mga may sakit at matatanda, naway magkaroon tayo ng higit na habag sa pamamagitan ng banayad na pagpukaw ng Espiritu Santo.
Manalangin tayo. Panginoon Diyos, palugin mo kami sa iyong pag-ibig. Ama naming Diyos, tulungan mo kaming ibigin ka at ang aming kapwa nang walang hangganan, katulad ng ginagawa mo sa amin. Idinadalangin namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsupo muna ang lahat. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang mga alay na itinalaga namin sa iyo upang kalugdan mo ang mga inihahain naming ito. At kami laging dulutan ito ng pagliligtas mo sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Minarapat mong ang pagtitiis para sa naghihirap ay maging tagapagpahiwatig ng pasasalamat na aming inihahain ngayon sa iyong hapag. Ang iyong anak ay ulirang tagabigay ng pagsasaluhan sa mga nagugutom at mga nauuhaw. Sa pagsunod namin sa giliw mong anak, ang pagkamaawain mo ay aming ginaganap upang ang pag-iimbot ay mapawing lahat sa aming pag-uugali at gawaing binabalak. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan.
Magsigod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Ubispot ng Tanang Kaparian, at ng iyong piniling sambayanan. Alalahanin mo rin si Bishop Ocampo na tinawag mo mula sa buhay na ito. Noong siya'y binyagan, siya'y nakaisa ni Kristo. Ngayong siya'y pumanaw, naway makaisa siya ni Kristo sa kalwalhatian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala.
para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag kaming paintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling naming kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilhod po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, nasa presensya po tayo ng Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, ang tamang paraan ng pagtanggap ay kaliwang kamay sa ibabaw ng kanang kamay. At sasagot po tayo ng amen, pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo, at isubo sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Jesus, Nazareno.
Mga paalala sa mga nagsisimba, pinaalalahanan ang lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bakos, dapat natin pagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards, pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan, lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor ng Itim na Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, padaluyin mo sa buo naming katauhan ang iyong ginaganap para sa aming kapakanan upang sa pagsasalo namin sa pakikinabang, ang ganap mong pagliligtas ay aming makamtan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Lumuhod po muna sandali. Tunghayan mo akong naninikluhod sa iyong harapan, Jesus na butihin at katamis-tamisan. At ako ay dumadalangin at nakikiusap ng may maalab na kalooban upang loobin mong sa akin puso ay buhay akong makadamang nakatitik ang pananampalataya, pag-asa at pag-ibig. At ang wagas na pagsisisi sa aking mga kasalanan at ang matatag na pasyang magbagong buhay. Samantalang nababagbag ang aking loob at nalulungkot ako sa pag-iisip at pagsasaloob ng iyong limang mga sugat habang aking binabakas ang pangungusap na iyong inilagay sa bibig ni David na propeta mo para kanyang maipahayag tungkol sa iyo, Jesus na butihin, mga kamay ko at paay pawang binutasan, ang mga buto ng katawan ko sa masid ay mabibilang. Amen. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo at pagpalain ang kanilang mga pinasasalamatan, mga idinadalangin, hinihiling, at pinagsusumikapan sa araw-araw. Pati na rin ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa biniyag, na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat at ang inyong pamilya ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan, pag-ibig at pag-asa ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos!